sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Sunod-sunod na inkwentro sa makamandag na panakon o King Cobra ang naitala. Karamihan sa mga panakon ay natagpuan malapit sa bahay at dala ng takot na papatay sila ng mga tao. Sa Valencia City sa Bukidnon, nakilala namin si Kuya Floredo. Pebrero lang daw nang mapasok ng isang banakon ang loob ng isang bahay. Habang nagwawalis yung may-ari dito sa bahay, nakita niya dyan sa kalsada, papunta, patawi dito. Kaya nagsisigaw siya, inawag yung mga anak niya. Pumula dito, saan nagpunta? Pumunta dito, Dok. Dito, pumasok. Kasi bukas tong CR. Pumasok dyan sa loob. So, nung nakita niyo, anong ginawa niyo po? Tinawagan ako, pumunta ako rito. So, sabi kasi nila, ahas lang. Kala ko, ordinaryong ahas. Kwento pa ni Kuya Floredo, nakalabas pa raw ulit ng bahay ang banakon. Maraming tao dyan sa labas kaysa dito sa loob. Binabat po nila. Kaya yung may mga tama sa katawan. Hanggang sa nakarating siya dyan. Dito na dito, sa hirin. Dyan na may puno. Dito namin siya nahuli. Tinurn over sa local na DNR ang banakon. At ito ang sunod kong pupuntahan. Hi, good morning, Penro. Hi, Doc Nielsen po. Forrester. Hi, good morning. I'm really excited to see live King Cobra. Huh? Wow, look at this. Huh? That is really a King Cobra. I can say it because of the scalations, ano yung tinatawag na occipital scales. Hinahanap ko yung mga sugat niya, ano, parang may konti sa ulo or sa leeg. Nagkasugat ang banakon sa ulo nang huliin ito para maialis sa bahay. So it's time to examine the King Cobra. Pinaghandaan ko ito, no, dahil alam ko ito yung kakaharapin natin na ahas, mabilis, mabangis, matalino. Kailangan natin ng distansya sa pag-handle sa kanya. So I brought my snake tong. Kailangan ma-check up ang banakon para malaman kung pwede pa itong bilis. Paplano natin yung strategy kung paano natin siya kukuhanin out of this drum and putting it into this utility box. Tapos pamula dito ko siya patutulugin. Ang King Cobra ang pinakamahabang makamandag na ahas sa buong mundo. Pag nakaramdam ng takot, kaya nitong tumayo hanggang 3 talampakan. Heavy! A beautiful snake it is. Pasok natin. Okay, isara mo yan. There you are. I've never been so afraid of handling animals except for this King Cobra. Kailangan patulugin ang panakon para hindi ito masyado ma-stress habang sinusuri. Kaka 7 minutes na tayo, makita mo. You can see the silhouette here, it's still moving. Ang hype na nakakamoy ng gas anesthetic, medyo they feel uncomfortable dahil matapang yung amoy nito. Okay, so this is it. We're gonna get our King Cobra handling the king of snakes, the King Cobra. Okay. So ito yung pangil niya. Look at that body. Huh? So as I grip my hands on its mid-torso, halos saktong-sakto lang yung thumb ko sa middle finger ko. And look at my hand, this is big. So pag minessure ko siya sa aking wrist, halos ganyan kalaki. Pero sa kabila ng laki at matinding kamandag, nanganganib pa rin ang lagay ng banakon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 wounds, gagamutin natin siya, no? So may bukol dito, baka nagkaroon ng herniation to dito or pamamaga.
Mukhang kailan tahiin to. Mga cold-blooded animals gaya ng ahas, dising bilis magpagaling ng sugat, di katulad ng ibang hayop. Kaya dapat maisara ang sugat ng king cobra para maiwasan ang impeksyon. So I'm just putting some antibiotics in the wound area to prevent infection. So dito, sa pagtatahi ng kaliskis o balat ng snakes tulad ng king cobra, hindi maganda masyadong blood supply dito. Kaya kailangan sariwain natin yung mga edges ng sugat para magdikit ito. We need to stitch up another area kung saan merong laceration. Ayun, no? Malaki daw. Butas. Malaki ng butas. You know, we're using an improvised way of gassing it. Gumamit ako ng plastic cup and then naglagay ako ng gauze na may anesthetic. And hinawakan natin. Meanwhile, let's listen to the heart. Kung bumagal na ang tibok ng puso nito. Ayan. May narinig ako. Bihira makapakinig ng tibok ng puso ng mga reptiles. The last part is injecting an antibiotic and the vitamins. Ayan, nakita natin, gumagalaw na siya. Hopefully, makita natin siya back into the wild. King, you're okay now, ha? Huh? Nagamot na natin yung mga sugat mo. Napakain ka namin, na-examine ka namin. Mula Enero hanggang Abril ngayong taon, umabot na sa mahigit 20 kaso ng napatay na king cobra ang naitala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Bakit sila madalas makita ngayon or lumalabas? Ang first reason doon ay probably because snakes are cold-blooded animals. Biglang sobrang init ng panahon. Naglalabasan ng mga snakes. So lumalabas sila sa burrows nila, hahanap sila ng place na mas malamig. And ang tendency dito, napupunta sila sa mga places na katulad ng mga bahay, na mayroong mga sewage, may mga banyo, na may running water, na medyo malamig. At ang other reason ay ngayong summer ay breeding season ng king cobras. So ang mga males ay intentionally lumalabas, actively naghahanap ng mga females. Pag pinagsama mo breeding time nila ngayon, at ang super init na weather, napapadalas ang encounters between humans and king cobras. Inaasahan ng mga eksperto na tatagal pa ng 4 hanggang 5 buwan ang nararanasang El Nino sa bansa. Kaya mas marami pang ahas ang lalabas sa kanilang lungga at hindi malayong maulit ang mga inkwentro ng tao sa mga ahas. Ang first step dyan na tinuturo namin ay i-snake-proof mo yung bahay mo. Ang una dyan, tatanggalin mo yung mga tambak, mga basura, iwasan mo. Kasi ano bang hinahanap ng mga ahas? Pagkain. So tatanggalin mo itong mga to para mabawasan ng mga daga, iba pang insects, ganyan, na kinakain ng iba pang snakes. Kailangan pang magpagaling ng king cobra. Kaya hindi pa ito pwedeng ibalik sa wild. Dito sa isang facility, pansamantalang aalagaan ang king cobra. This is a good enclosure, malaki. Safe, wala siyang mga lalabasan dito sa area na ito. Maganda yung glass, safe yung nguso niya, no? Kasi pag gusto nilang tumakas, yung nguso nila, binabangga nila sa screen and doon nagkakaroon ng injury. With the glass, mas okay siya. And then, we have natural logs. May mga taguan, nagpapalagay lang ako ng mga dry leaves para mas at home siya kaysa sa ganitong semento. Ang pagpuputol natin ng mga puno, pagsusunog ng basura, at paggamit ng iba't ibang kemikal, dumadagdag sa pag-init ng mundo. Sa paglala ng init ng panahon, hindi lang mga ahas ang apektado. Dahil ang bawat inkwentro, kasama tayong mga tao sa pwedeng malagay sa peligro.